wala na kami mauwi ang magulang, wala na kami sa labi ang nainay. Kamusta ba dami? Ako po si Marites Katibog, tubong taga Lemri, Batangas. At 20 years na po akong nag-a-abroad. Siguro dahil sa gusto kong mabago ang buhay ng pamilya ko, mapag-aral ko ang aking anak, syempre, at magkaroon ako ng pangarap ko na makaadika ng isang maliit na tahanan. Ang mga challenges ko sa Macau ay yung hindi ako marunong magsalita ng salita nila na Macanese. At syempre, yung wala kang kakilala ni isa, wala kang kamag-anak. So, nandun yung homesick ko. Syempre, naiwan ko yung aking 6 na buwan na anak. Syempre, iniwan ko siya na hindi pa siya marunong lumakad. So, nandun na agad yung lungkot ko, yung homesick ko. Saka iisip ko sa naiwan ko kong anak at pamilya. Yan. Sa mga natutunan ko, dahil ako ay nag-iisa nga lang, ay syempre naging matatag ako. Dahil walang tutulong sa akin, kundi ang sarili ko lamang. So, nandun na yung kailangan maging matibay ako. Pangarap ko, bago ako nag-abroad, syempre, naghahangad naman ako na magkaroon ng sariling bahay. Hindi mo pwedeng kasama ako lagi ng aking mga magulang. Gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay, isang maliit na bahay, kahit bahay kubo lang, at least bahay. Yun ang aking pinaka-deepest why na bakit ako naghangad din na mag-abroad. Naka-adika naman ako ng lote sa mga una kong mga sweldo, nagtipid. So, naka-adika naman agad ako. Dahil para kung sakali man patayo nga ako ng isang maliit na bahay kubo. And then, after ko ng Macau, dahil siya, ang aking mga kapatid ay nasa Italia, pinilit nila akong makuha. At mula nung dumating naman ako ng Italia, marami din mga challenges. Hindi ako marunong magsalita ng Italiano. Naalala ko yung mga unang araw na akong dito sa Italia. Hindi ko naman pwede laging tatawagan ang aking mga kapatid dito sa Italia. So, ang naging tulong ko na lamang, syempre, nanonood ako ng TV para ako'y matuto magsalita. May maliit ako dictionary. But noon, syempre, naalala ko pa rin ang aking anak. Gaya lang nasabi ko noon na ang una na ang pangarap ko talaga ay magkaroon ako ng house and lot. So, kung magkakaroon man ako ng house and lot, naisip ko, sino titira? Sayang lang. Kaya, naisipan ko na lang na makapag-invest ako ng isang condo unit. At doon po ako nakakuha sa One Oasis Ortigas. At, hindi po ako nagkamali. Bakit po? Dahil noong 2009, ang presyo po niya ay 1.3 million. Nakuha ko siya. Na ngayon, dahil nakapagtanong ako sa manager kung magkano na ang halaga ngayon ng unit sa One Oasis Ortigas, ngayon ay 3.3 million! Wow! Ang saya ko! Yun pala, kumita na ako ng 2 million! Hindi ko naiisip yun! Grabe! Ang laki pala na akin ang kinita! Na doon pala nag-appreciate na sinasabi nila noon na mag-appreciate talaga ang value ng mga unit o ng real estate sa mga banda pang mga panahon. So, hindi talaga ako nagkamali. Napakasaya ko. Dahil ang aking
binabayad sa bangko dahil iniloan ko siya para mas mapaliit po yung aking pagbabayad, no? Ang aking po binabayad lang sa bangko is 7,000. Na pinapaupa ko po sa aking pong tenant is 9,500. Ganun na po yung kasaya. Ganun po, ganun pala siya kaganda. Hindi po ako talaga no naniniwala na ganun ang mangyayari sa mga paupahan. So, at ang kagandahan pa ho, dumaan ho ang pandemic na may umuupa ng aking unit. Doon po ako napakasaya. Hindi po ako namumroblema sa ibabayad ko sa monthly. At talaga naman, hanggang sa ngayon ay may umuupa pa rin. Yun po ang aking ano, na sasabi ko sa aking sarili na hindi po talaga ako nagkamali sa aking pong mga naging desisyon na yun. Na kahit po sabihin ng aking pamilya na hindi sampo ang anak mo para ikaw ay mag-invest para dyan sa mga kondo na yan. So, kahit nag-iisa ang aking anak, ang iniisip ko ay yung future ko. Pag patanda ko, uuwi ako ng Pilipinas na meron akong pagkukunan na aking gagastusin. So, hindi ko na yung poproblemahin. Mag-retired man ako dito bilang isang OFW. At ang isa pa ho, hindi naman po nag-iisa lang yung aking pong na-invest. May nakuha din po ako sa commercial. Yun po yung sa harapan ng Wen Oasis Ortigas. So, kami naman po ay tatlo doon na naghati-hati na yun po ang mas nauna po namin nabayaran. Agad-agad. So, ang aking pong nakuha noong 2009 din, yun po yung magkasunod na aking kinuha. So, yun po ay 2.3 million na sa panahon ho ngayon, 2021, siya po ay nasa 5.8 to 6 million na. Ganun po kalaki talaga. Napakaganda po pala talaga ng real estate. So, yan po talaga ang magbibigay po sa atin ng ng isang magandang hanap buhay. So, ang aking, at ang kagandahan po noon ha, na hindi po siya nawawalan ng ng mga tenant. Na noong ang paupa po namin sa commercial is 15,000, 18,000. Tapos nung nagpanahon pa ng pandemic, nung hindi pa masyadong pandemic, 25,000 po yung paupa namin. At nang matapos po, hanggang sa ngayon, nag-pandemic, meron pa rin po siyang kita na pumapasok po sa aming wallet. Kahit po siya ay 15,000, at least meron po kaming 15,000 na pinaghahatian na aking po mga kapatid. Noon nga lang pong nakaraang bakasyon, total sa itong taon na to, Agosto, kami po umuwi ng Pilipinas dahil po sa aming ina na may konti pong karamdaman na siya po ay nawala na rin. Sa ngayon, kami po ay iniwanan na ng aming ina. Hindi na po namin pinroblema na aking mga kapatid kung kami po ay isang kukuha ng gagastusin. Masaya po kami na mga kapatid ko na kung meron po kaming i-re-refer doon sa tahanan po ng aming ina, ay hindi na po namin pinroblema ang aming pong gagastusin. May lumabis pa sa aming pong kita, sa aming pong commercial. Yan po ang aking pong may babahagi sa... So, may papayo ka lang po sa mga bago ngayon na nagsisimula pa lang ay dahil sa naranasan ko na nandito ako sa Italia na hindi ko nakapiling ang aking ina na mas matagal pa po kami dito sa abroad kaysa sana nakasama namin ang aming ina na hindi namin naalagaan. So, yun lang. Ihanda niyo po ang inyong ang inyong mga sarili bago po ang lahat dahil mas masarap po mabuhay na kasama po natin ang pamilya natin sa ating pong pinanggalingan sa ating pong bansa. So, yun po ang aking pong ma-share sa inyo dahil naranasan ko na yung ganitong buhay. Masaya man po kami
na magkakasama po kami dito ng aking mga, ng aking pamilya, ng aking anak, ng aking mga kapatid. Pero may kulang po dahil may kulang dahil wala na kami magulang. Wala na kami uuwi ang magulang. Wala na kami sasabihan na inay. Kamusta ka na? Mamimiss po namin yun. Wala na kami magulang. Kaya sana sa lahat ng mga OFW na nagsisikap pa dito sa abroad, sa mundo palo ng mundo na may mga OFW na gusto nyo magkaroon ng magandang buhay, matupad nyo yung mga pangarap. Unahin po muna natin ang ating mga sarili. Kung ano man po yung mga pangarap natin sa buhay, sana matupad po natin. Siyempre, unahin po natin ang ating pamilya. Siyempre po, hindi naman po natin matutupad yung pangarap po natin kung wala po. Siyempre, ang mauuna po sa atin ay ang Panginoon Diyos. Na siya po magbagay po sa atin. Sa lahat po ng ating mga pangarap. Yun lamang po, salamat ng marami.